Nagpaputol tayo mga kalupa ng kawayan. Dahil may umorder. Ang totoo niya, napakarami nating kawayanan. Ayan o. Dahil nga po mga kalupa, ito ay medyo dalisdis ng bundok. Pero itong lupang ito ay bilihin lamang natin. Sadyang may tanim na siyang mga kawayan, mga puno, mangga, at mga puno. Pero pinakamarami talaga ay kawayan. Ayun. Sa kabilang area ko pa, ayun, napakarami pa doon kawayan. At alam nyo ba mga kalupa, yun pa rin po. Gusto nating maipakita sa ating mga minamahal na kalupa na sa kawayan po ay may pera din. Kung ang ating nga pong area, sinasabi natin, ay hindi naman matamnan ng ibang crops, palay, mais, anuman, gulay, ay dahil nga nang ito ay ang lupa kasi nito ay mabato, medyo mabato, pero may lupa din. Na pero sa totoo lamang, ang kawayan ay talagang napakagarbo. Kaya hindi naman natin ito tinanim dahil sadyang nakatanim na siya nung, pero kung gugustuhin ay pwedeng magtanim. Napakabilis umibol mga kalupa. At yun nga, ay gusto kong maipakita sa ating lahat na sa kawayan ay may hanap buhay. Dahil ang totoo niyan, yung area na yan, kung inyo mapupuna halos na ubos, kasi last January, may umorder po sa atin napakarami. Eh, total, magulang naman yung ating kawayan. Halos naubos lahat. Kaya itong mga titirang ito yung mga sariwa nung January. Pero ngayon, magulang na rin. Kaya yun, pinapaputol na rin natin. Yan, kasalukuyan nagpuputol eh. May umorder umuli sa atin. Pero hindi naman nawawala. Halos minsan, laging may umorder na kawayan dahil lang bukod sa marami, ang ating kawayanan ay malapit tayo sa highway kaya mabilis kuhanin. Ayun mga kalupa, di ba? Napakabilis kuhanin ng kawayan dito sa aming area kaya mabilis ding maubos. Pero hindi naman talaga kara-kara ka mauubos dahil kagaya kung makikita nyo mayroon pang mga mabiberde, ay may iwan po liyan. Kahit pa tayo magpaputol ng mga magugulang, hindi naman pwedeng ibagsak lahat. Kaya tuloy-tuloy, kung may umorder, ay tuloy-tuloy pa rin po tayong tumatanggap at nagpapaputol ng kawayan. Yun nga po ang sinasabi nating advantage, wala tayong puhunan, hindi naman po inaabunuhan, hindi naman po nililinisan dahil pangit din pong linisin yung puno ng kawayan. Kasi nga, kapag malinis pong ganyan, kapag bumagyo sa panahong ito at lalo't higit paharap tayo sa patagulan at kabagyuhan, hindi po pwede na malinis ang puno ng kawayan. Dahil mabilis po siyang matumba. Yun po naman ang disadvantage sa kawayan. Kaya mas maigi po siyang mas masukal sa puno, mas makapal yung kanyang puno, yung kanyang mga bagaybay, para hindi siya masyadong prone sa bagyo na siya ay matumba. Yun po naman ang kailangan sa kawayan. Pero kapag tayo po ay agresibo sa pamumutol at naubos ng ganyan, yun ang problema. Baka pagdating ng bagyong malakas na mahangin, kagayang nakaraan, na nagkabagyo ng tisoy, ay tambakang namatay kong kawayan. Maraming hindi nakuha kasi nagkapaksi-paksi. Alam niyo naman ang kawayan, pag napaksi biak-biak, hindi na pwedeng pakinabangan dahil halos biak, putol-putol. At sa oras pong ito, tayo naman ay paharap sa tagulan, wala pang bagyong dumadating na malakas. Kaya siyasamantala natin, kung may umorder na kagaya po niyan, ay tayo po ay laging natanggap. At dahil marami naman po nga tayong puno, ay tuloy-tuloy po ang pagtanggap pagka yung may umuorder po na paputol ng kawayan. Kaya yun mga kalupa, sana kung kayo may area na hindi pwedeng tamnan ng ibang halaman, kawayanin mga kalupa! At walang katapusan pong kahit pa paano ay pinagkikitaan ang ating damong halaman. Ang pinakamataas na damo sa balat ng lupa, ang ating kawayan.